Si Henri Becquerel ay isang sikat na siyentipiko na kilala sa kanyang kontribusyon sa larangan ng pisika. Siya ay ipinanganak noong 15 ng Disyembre taong 1852 sa Paris, France, at namatay noong 25 ng Abril taong 1908. Siya ay anak ng dalawang sikat na siyentipiko, si Antoine Becquerel at si Edmond Becquerel. Siya ay nag-aral sa École Polytechnique at École des Ponts et Chaussées, at naging propesor sa École Polytechnique noong 1895. Ang kanyang pinakakilalang kontribusyon ay ang pagtuklas ng radiation ng uranium. Noong 1896, habang nagtatrabaho sa kanyang laboratoryo, napansin niya na ang mga larawan ng mga kemikal na may uranium ay nananatiling maganda kahit na matagal na itong na-expose sa liwanag. Ito ay nagpapahiwatig ng isang uri ng radiation na nagmumula sa uranium. Ang kanyang pagtuklas ay humantong sa mas malalim na pag-aaral ng radiation at pisika ng atom. Ito rin ang nagbukas ng daan sa pagtuklas ng iba pang uri ng radiation at mga elemento. Si Becquerel ay nagwagi ng Nobel Prize in Physics noong 1903 kasama ni Napier at Marie Curie para sa kanilang kontribusyon sa pagtuklas ng radiation. Ang kanyang kontribusyon sa siyensya ay hindi lamang naka-impluensya sa pisika, kundi pati na rin sa iba pang larangan ng agham. Siya ay isang dakilang siyentipiko na naging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga mananaliksik. Ang pagtuklas ni Becquerel ng radiation ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng pisika, lalo na sa pag-aaral ng mga elemento at mga proseso ng atom. Sa kanyang pag-aaral ng radiation, nakatuklas rin si Becquerel ng ilang mga konsepto at prinsipyo sa pisika. Sa pamamagitan ng kanyang pagtuklas sa radiation, naunawaan niya ang kasarian ng mga elemento at ang kahalagahan ng mga elemento sa loob ng mga atom. Naging isang modelo si Becquerel sa mga susunod na henerasyon ng mga mananaliksik at siyentipiko. Siya ay nagsilbi bilang inspirasyon para sa mga kabataan at mga propesyonal na nais magkaroon ng karera sa siyensya. Bagaman si Becquerel ay hindi nakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral ng radiation dahil sa kanyang kamatayan noong 1908. Ang kanyang kontribusyon ay nakapagambag ng malaki sa larangang ito at nagsilbing pundasyon sa pagtuklas ng iba pang mga elemento at proseso sa pisika. Sa kasalukuyan, ang kanyang kontribusyon sa siyensya ay patuloy na ginagamit at naaalala ng mga siyentipiko sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang siyentipiko sa kasaysayan ng pisika at siyensya sa pangkalahatan. Thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe for more videos like this.